Hello, hello subscriber. It's our day 129 and today is February 7 and it's Tuesday. Nandito tayo ngayon sa Bongga Villa Resort Construction para magbigay na naman ng update. Ayan, medyo naka-schedule yung buhos namin ngayon sa caretakers na ano, na rooftop or tinatawag kong view deck. Ayan at ito, naghahalo na kami ng semento para sa ibubuhos. Medyo malagpaw yung tipla namin kasi nga pang bubuhos namin. Tignan natin muna yung ating mga panambak doon kung ano status natin. Ay, may natitira pa pala oh, na panambak. Meron pa. Ayan, ito yung panambak natin. Yung aming ano, court tumabingi oh, kasi naatrasan doon yung truck. Ayan o. Oh, naatrasan siya. So, i-adjust na lang namin siguro yan kasi tabingi na. So, ito na lang yung natitira sa panambak namin dito. Tapos ito, nagsasako sila ng graba para mabilis na ano. Ang panimbang namin yung timba. Ninahaluan namin ng Sahara powder. Ayan. Para sa protection, waterproofing. Tambag yun sa Sahara. Ayan yung Sahara cement. Bumili kami ng ilang box niyan para sa hinahado namin lagi sa timpla. Sana matapos nila ito maghapon, yung buong area na yung sa taas. Ayan, kalahati na pala. Teka lang. Tipo na tayo sa taas dito. Oh.
kahapon lang palang natapos na nila yan. Ayun, napaanabangan na siya na kuryente namin para sa outlet. Yan yung abang na out, pang outlet sa kayoon. Saksakan. Tapos andiyan dyan yung switch, yun yung switch namin sa kayo. Mga kanto ng poste. Ay, nasa mga poste ng ilaw yan, meron dyan. Saka ito. Saka dun sa sulok yan. Yung poste dyan ng abang. Itong mga sanga ng ano to, ng akasya yan, pagka medyo ano na yan, tatapisan na namin yan kasi nga nakakatamaan na ng ano, baka umakit din yung mga customer o naman, saka medyo naglalagas yung mga dahon yan, saka mga higad, baka pumunta sa pool at may reklamo pa tayo ng mga customer. Yung tatapyas lang natin para hindi natin patayin yung puno, sayang kasi. Hayaan na natin yung may-ari ng lupa ang mag-decide kung anong gagawin sa lupa, sa puno. Ang sa atin lang, tatapyasan lang natin. Titrim lang siya kasi lagpas na rito, oh. Dito na yung sanga niya. Oh, abot ko na rito yung sanga, maabot ko na ng amay ko, oh. Ito na yung sama. Naabot ko na. So talagang kailangan tapyasan kasi baka maglampitin pa dyan ni customer, di ba? Kasi nga apit, pwede sila makakit dyan. Dahil yung pinaka-view deck natin sa resort. Ayan, ito po tayo sa dito, din natin na-update dito sa taas. Ayan, ang alam ko ngayon, tapos na yung tapos na maspatan lahat yata itong mga ano. At pinapabili na ako ni architect ng Hardy and Batito, si Pet, si Nepa, para ilalagay dyan sa pagkakabitan ng alulod ng mga pangkanto. Pinturahan na yan mamaya. Mamili ako ng primer, Kuli Gray Boys and Primer, para yung pintura dyan sa bakal, sa mga zipper lines. Ayan. So pipinturahan na yan mamaya or tomorrow. Ito pa hindi naman dito. Tapos may mga abang na rin tayo ng kuryente dito. Nagpunta dito si ano, yung electrician, si Jeff. Nagabang na ng kuryente. Ayan na yung mga kulay blue na yan. Na junction box na yan. Tapos dito yung switch niya. Ayan, no, nagabang na siya. Para pag napalit na plastering to, palitada, okay na. Ayan, so dito yung abang yan ng kuryente para sa case may dito sa CR. Siguro dito niya lagi sa may pinto, o oh, ayan sa loob. Yung abang niya yan. Yung abang ng kuryente. Ewan ko lang yung dito sa canopy kung saan ang abang niya. Kung saan ang switch niya. Dito nagabang din siya kasi para sa shower, may yung heater, water heater. Yan, may abang siyang kuryente, ayan o. Oh. Para sa water heater yan. Ayan, pero yung sa ilaw yata doon napapadaanin. Pero ito yung mga switch yung ilaw niya, ayan. Hindi dito. Ayan yung abang niya, ayan. Tapos sa bawat ano, nabangan niya rin ng dito, inabangan na rin niya. Ayan o. Itong switch na to, abang din to para sa ilaw dito sa canopy. Tapos baligtaran niya din sa loob. Ayan, baka bubutasan na lang niya rito. Para dito yan sa loob ng room. Tapos may abang din na kuryente dito para sa aircon. Ayan, abang para sa aircon yan.
And dyan grabe kasi yung aircon na split type. Abang na rin siya. Tapos yung plug dito, pero palilipat natin yung iimbo, ano yan, sa gitna. Sabi ko, igitna yan. So, hindi natin alam kung paano pa niya igigitna yan. Dito natin. Tsaka ito, ang mga abang yun ako kuryente. Tsaka ito, mga outlet yan, saksakan. Tapos ito rin yung abang dito. Ayan, yung abang na to para naman sa canopy dito sa hagdanan, saka dito sa taas din. Ayan, yung abang niya dito. Ayan, yun yung tatapos nilang buhusan. Tapos ito naman sa pool natin. Ayan, naglalagay na sila ng piping. Yung piping na to, yung yan, sa jacuzzi. Ito yung para sa bubbles niya, para bumubula-bula yung tubig sa habang nililipo yung bata o kaya nakalublog dyan. Ayan, kasi kakabitan ko siya din ng heater para yung jacuzzi medyo mainit. At ako, magulat kayo sa presyo ng water heater, mahal-mahal. Ang quote sa akin ng heater nasa 280 isa. Kasi laki siya ng ganun, ng kulungan ng manok na yun, no? Ganun kalaki yung heater ko. Ayan. Basta marikina lang din yung kinunan ko ng ano, na supplier. Pati yung mga pump natin, saka yung filter. Ayan. Ayan sa bubbles. Oh, si Leo. Ayan. Nag-aano sila, nagkakapit na, nagbabanig sila ng mga bakal dyan. Tapos yung iba doon naglalagay ng ano, nagtatali ng bakal. Ito nagtatali na rin pala ito. Yan, puro nagtatali na silang bakal kasi nailatag na nila kahapon. Tapos yung pipe na yan, yung ginagawa ni Kuya Nakadilaw, yan yung return. Ay, hindi, yung vacuum pala, yung vacuum. Vacuum yung kaparehas nung dito sa dulo. Yung dyan yung sumisip-sip ng tubig para linisin. Bukod dun sa nasa sahig. Na T4 yung sumukat. Tapos itong sa dalawa, tatlo na to. Yan yung return. Yan naman babalik, bubuga. Meron din yan dito sa may entrada. Tapos dito sa kiddie pool, saka sa jacuzzi na to, meron ding return dyan. Saka may vacuum din. So, pareha pala naman na install nila. So, medyo masinsin yung bakal natin kasi nga nag-aalala ako na baka mabitak siya pag dumating lindol-lindol. Eh, para medyo earthquake proof yung ating swimming pool, dinamihan na yung bakal natin. Saka yung distansya ng bakal sobrang maliliit na. Yan, ito yung chinelas niya. Oh. O, yan yung spacing ng bakal niya. Kaya masinsin siya. Tapos buo yung bakal na pula sa sahig papunta sa taas, buo yan. Naka-angle, naka-tiklop lang. Tapos yung storage area natin, yun, hindi ko nabubuhusan yan, hindi natin tatambakan na. Yung dalawang gilid lang tatambak ko ito, saka itong isa, saka yan, yun lang ang tatambakan. Yung sahig pala natin dito, naka-level siya, yung tubig niya naka-level papunta doon sa dulo. Kasi nga pag dito tumapon yung tubig, baka mapunta sa pool yung ano, pag umuulan. So, doon ang level niya papunta sa dulo doon. Para hindi siya mag-overflow, tumapon dito sa may pool area. Tapos yung pinto na yan, yung CR din yan, pag ng event dito sa lugar na to, CR. Para kahit pagbasa sila, dyan sila magsi-CR. Pag nasa medyo tuyo-tuyo naman sila, may CR naman dito sa loob ng event. Kaya dyan lang ipagbasa. Saka ito yung shower area. Ayan, shower area to. Ayan. So may tag-ara tayo. May anim na
na nozzle dyan para bugahan ng hangin. Anim yan. Nasa gitna siya i-assemble. Para habang nakaupo yung mga nakaupo dyan sa kiddie pool, kaya para naka-jacuzzi effect tayo dyan. Ang laki-laki ng jacuzzi natin. Ito, kinakabit lang dito sa gilid ng vacuum ba yan or ano, return. Yan yung return din. Tatlong butas din yata yan dyan or dalawa lang. Dalawang butas lang yung ginawa. Para pwede sumandal dyan para parang minamassage yung likod. Ito, di pa ako nakakaisip na ilalagay kong tiles dyan. Wala pa akong idea. Pero pag ginulang na yung budget ko, pula-pulahin ko na lang. Pero maganda rin sana kung maganda yung tiles dyan. Ayan, nakausko yung bakal na to. Ayan. Lalagyan kasi siya ng canopy. Bubuhusan din yan. Parang cover dyan. Kasi dahil may shower area, lalagyan siya ng ano, parang bubong siya ng ganun. Pero semento. Yung nga yung canopy. Buo siya square. Pabak siya. Para yung nagsashower, hindi masasigipan sa taas. May konting privacy naman kahit paano. Katatapos na namin mag-merienda. Ito yung coverage ko ng merienda namin kanina. A few moments later. Ayan, merienda time. Busogers na busogers. Solve. Ito parang ano na to, oh. Taong ano na. Statue na. Solve and merienda. Back to work. Ito, nag-umpisa na magpintura si Rini. Pero hindi ko makita. Ayan, nag-start ko siya magpintura. Ayan, pinipintura niya din yung loob ng ano, si Pearly. Para sure tayo na ano, hindi dalawang. Lalo na yung mga pinagpatan ng welding. Yan, pipinturahan niya lahat yung buong ano yan, lahat ng buong roofing, buong trusses yan, napipinturahan. Yan, kakaumpisa lang niya magpintura. Ito dito ang trusses, yung asinda naman dito sa aking caretake, tiny house.
medyo naantala siya kasi inuna muna namin yung pagbubuhos. So after niya nito natuturin na namin to. Kasi maghahabol pa ako doon sa bangko na ano, nung release ko, eh ang requirement sa release, kailangan meron na akong bubong. May bubong na siya saka nakapalitada. So yun lang requirement. So kasama sa inspection ng tiny house. So itong dalawang minomonitor. So dapat itong building saka itong tiny house ko may bubong na saka may plastering na. Pero itong naman caretaker hindi kasama to sa loan pati yung swimming pool. So saka yung backod ng perimeter hindi rin kasama yan. So pero wala tayong magagawa, kailangan nating gawin din. So magpapaikutan tayo ngayon ng budget. Ang hirap-hirap pa naman pagka-share ng budget. Lalo na kung aasahan natin yung ano, yung loan sa bangko. Kasi may percentage ng ano, ng natatapos. Halimbawa, yung una kong release 30%. Tapos ito yung pangalawang release ko. Ay, actually, pangatlong release ko pala. Kasi yung una yung initial. Tapos 30%. Tapos yung pangatlong release yung 60%. So yung pag di mo nakuha yung 60%, hindi na ibibigay yung i-portion ng pera na nilun mo. So kung wala ka talagang pampaikot or medyo cash, eh may stop talaga yung construction. So yun, buti na lang may mga nahihiraman tayo ng cash. Yung dumadami ang ating kautangan. Pero sabi nga, kailangan kayanin. Ayan. Buti ang aking mother, si Magdalena, eh mabait at nagpapautang. Nakautang tayo kay mother. Kaya shout out kay mother dyan, mami. Oh, malapit na matapos-tapos to. Ilang percent na? Nasa 60% na tayo. Saka yung aking number one fan, si Gian. Hello, Gian. Gian Patrick. So yan, hanggang dito na lang muna yung ating vlog. Sa mga di pa nagsasubscribe dyan, baka naman dyan, patagdagan tayo. At pakiclick na rin ang bell icon para lagi kayong manotify dito sa aming channel na Bong and Jeff. Lalong-lalo na dito sa construction ng Bogaville Resort. Hanggang dito na lang. Salamat po. Bye-bye.